So, hi everyone. So, sa video ito is i-share ko lang yung karanasan ko bilang isang caregiver. So, ang pinaka the best talaga na kapag mag-a-apply ka dito sa Canada is maging caregiver ka. Kasi may tendency ka na permanent resident na status. Tapos, marami pa yung advantage kapag isa kang caregiver. So, thankful, I'm blessed ako dahil ang program na in-applyan ko is caregiver. Magkaroon ka lang mahabang pasensya to wait for everything kasi yung application ko really it takes 3 years kasi simula ng pandemic until after matapos yung pandemic. So, dun lang nagkaroon ng usad yung papers namin. So far, hindi lang naman ako marami sa mga applicants din na from 2019 to 2023. After ng pandemic, so di ba nagkaroon na ng usad. So naging okay na, unti-unti, ganun. Kahit hindi naman instant na nagkaroon ng mabilis ang proseso, pero at least umuusad na. Ang kagandahan kapag caregiver ka kasi is meron yung rules nila na after 12 months dati, after 2 years, pwede kang mag-apply ng PR. Tapos, binaba nila ng 12 months, pwede kang mag-apply ng PR. Then, binaba ulit nila ng 6 months para makapag-apply ka ng PR. Tapos, ngayon, meron na naman yung landed. Upon landed, dito sa Canada is mapi-PR ka na. So, maraming requirements yun. So, ang kagandahan ng, yun ang kagandahan ng caregiver na pathway kasi mapi-PR ka. Kasi kapag mga student, ganun, humihigpit na sila. Sa tourists, humihigpit na din sila. So, walang kasigaruduhan kung mapi-PR ka kapag yun yung pathway mo. Hindi ko lang alam kung meron yung mga experiences na student or tourist na magiging successful kapag mag-a-apply sila. Pero pagkakaalam ko is parang malabo na. So, yun dapat kapag mag-apply ka dito, maging caregiver ka. Isip nila is katulong. So, Ano lang kung katulong pinasok mo, 'di ba? Ang problema sa pagiging katulong. Ang katulong ang pinaka-the best para sa akin, pinaka-the best sa trabaho. Bukod sa libre na yung renta mo, libre yung pagkain mo. So wag niyo nilalang ang mga katulong. Kasi ang mga katulong, ito yung pinakamagandang pag-i-start na kapag pupunta sila dito sa Canada, ito yung pinaka-the best kasi makakaipon sila. Walang iniisip na renta kasi walang iniisip na pagkain na pinabudget ganun. So ito yung pinaka-the best talaga. Kasi libre lahat. Hindi ko alam kung lahat ba ng katulong is libre yung pagkain nila at saka yung boarding nila. Kasi stay in naman sila eh. So yun ang pinaka-the best pag nag-start ka. Maging katulong ka. So, 'di ba? Meron akong videos, maliit lang na short clips lang 'yun. Tapos dito din kasi 8 oras lang 'yung trabaho. So, 8 oras or 9 or 10, give and take lang. Hindi 'yung porket sinabi 8 hours lang eh 8 hours na lang talaga. Hello. Nandito ka sa pamamahay nila. Kaya maging considerate ka din. Hindi 'yung sarili mo lang isipin mo. Kasi malaking tulong din yung pag-i-stay mo. Hindi porket 8 hours lang, susundin mo na kaagad. Very strict ka na kapag sa oras. Huwag ganun. Huwag ka ding pahinga. Sa akin kasi nakakapagpahinga ako. Blessed din ako na meron akong mga employer na ganun na naiintindihan yung situation. Pinagpapahinga nila ako tapos magre-resume ulit. O diba? Yun ang kagandahan na kapag caregiver ka, kapag live-in caregiver ka. So, yun lang yung message-share ko ngayon. So, yan yung mga kagandahan kapag live-in nanny ka or live-in caregiver ka. Wala kang renta na iisipin, libre ang pagkain mo, wala kang iisipin na transportation, wala kang iisipin na malamig sa labas, ganun. So, yun ang pinaka-the best. Kapag baguhan ka, much better na caregiver ang program na a-applyan mo. Kasi may tendency na mapi-PR ka 100%. Basta okay yung mga papers mo, nasa tamang proseso lahat. So,
huwag kang mag-alala. Tsaka, kapag merong nagkaroon ka ng magandang mga employer, ganun. So, parang nanalo ng jackpot talaga. So, give and take lang. Maging mabait ka sa kanila. Kapag mabait din sila sa iyo, ibuhos mo lahat. Mahalin mo ang trabaho mo. Mahalin mo ang family nila. Alagaan mo sila. And of course, alagaan mo din sarili mo. So, yun yung kagandahan kapag caregiver ka. So, see you again next time.